Narito ng VTV Balita Ngayon. Tiniyak ng pamahalaan na may sapat na augmentation ng libreng sakay kasunod ng tigil pasada ng ilang transport group ngayong araw. Mismong si LTFRB Chief Attorney Chofilo Guadis III ang maagang nag-ikot sa mga apektadong lugar upang masiguro ang tulong sa mga apektadong commuter. Ayon kay Guadis, nagbigay na ng special permit ang ahensya sa ilang jeepney upang makabiyahe sa ibang ruta. Mababatid na nagsagawa ng tigil pasada ang grupong Piston bilang pagtutol sa franchise consolidation application ng Public Utility Vehicle Modernization Project deadline sa December 31. Gitna ng LTFRB, iginagalang nila ang hinaing ng grupo pero nagbabala ito sa mga mamibilit na magtigil pasada. Huwag niyong pipigilan yung mga driver ho na gusto nilang mamasada. Kung hindi ho, tatanggalan ho namin kayang prangkisa. You mark my word po. Samantala, nakapagbigay na ang Department of Social Welfare and Development ng 5.1 million pesos sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 6.8 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental at iba pang lalawigan sa Mindanao. Kabilang sa naibigay ng DSWD ay mga food packs at tig-10,000 piso sa pamilya na nawalan ng mga mahal sa buhay sa Sarangani at General Santos City. Lumabas sa talaan ng DSWD na nasa 951 na pamilya ang naapektuhan ng lindol mula sa 25 barangay. Totally damaged naman ang 22 bahay, habang partially damaged ang 48 bahay sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa iba pang lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow tuloy kami sa aming social media sites sa PTV PH. Ako po si Audrey Goriceta. Magandang umaga.